can say, Lord, oh, I'm thankful. Mercy, hope, and favor, amazing grace and love, given by my Savior, shining down from above. I'm thankful, so thankful, for the love that He showed on the cross on the hill where He paid for every sin. He's faithful, and I'm grateful for the life that He gave so that I could be saved and live forever with Him. Even in a valley I can say, Lord, oh, I'm thankful. Even on my worst days I will lift my voice. I have every reason to rejoice. Oh, I'm thankful, so thankful, for the love that He showed on a cross on a hill where He paid for every sin. He's faithful, and I'm grateful for the life that He gave so that I could be saved and live forever with Him. Showed on the cross on the hill where He paid for every sin. He's faithful, and I'm grateful for the life that He gave so that I could be saved and live forever with Him. Faithful, so faithful for the love that He showed on the cross on the hill where He paid for every sin. He's faithful, and I'm grateful for the life that He gave so that I could be saved and live forever with Him. John Gil and John Mark Gil Laurena, each Thursday evening, 8 to 9, emphasizing having an active, uncompromised, happy Christian life in this present wicked world. Now here are your hosts, John Gil and John Mark Gil Laurena with Staying Alive. Alright, magandang gabi po muli sa inyo lahat. And ako po ay nagpapasalamat na muli tayong i-air sa ating pong programang Staying Alive. Kamusta po ang inyong gabi? And I believe, young people, you are all excited for our program. And later on ay marami tayong surprises na nabisita ngayon. And hindi lang po mga bisita, kundi meron din tayong mga aawit para sa inyo na hindi lamang nagmumula sa Aeon Vocal Band. And I believe that this will be a blessing to you tonight. And again, young people, keep tuning in because yung mapapakinggan yung testimony ngayon will always be a big help para patuloy niyong ma-realize kung anong meron kayo bilang isang Kristiyanong kabataan, lalo na kung miyembro ka ng simbahang ito. So keep tuning in. Keep tuning in, young people, and I believe you will be blessed. Alright? But before we continue, here's a special from the Amen Vocal Band. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching o'er the flocks by night, behold throughout the heavens there shine a holy night. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed the Savior's birth.
then down in the lowly manger, our humble Christ was born. And God sent us salvation that blessed this Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Amen, amen, amen. Thank you for that special number. And I believe that, alam nyo, isa sa mga dapat ninyong tatandaan, young people, ay patuloy nyong ibahagi at huwag nyong kakalimutan to spread the gospel that Jesus Christ is born. Yan, isa sa pinakamaganda na magandang gawin ninyo, and it's a manifestation na kung anong meron ka. Okay, it's a manifestation na kung anong meron ka na may pwede mong gawin para sa iyong mga kaibigan, para sa iyong mga kilala, nakasama mga young people, nakasama mo rin, alright? Pero before that, ay, of course, bago tayo magtuloy sa ating programa, alam niyo naman, kasama ko dito ang aking mahal na kapatid, at he is one of my co-hosts there. So let's welcome once again, Brother Maki. Amen, sir. Magandang gabi po. Parang masyado ko nagmamadali. Parang may inaabol kang oras. Hindi kasi ako nag-legs ngayon. Ha? Mabilis ako maglaad ngayon. Mabilis ako maglaad ngayon. Hindi kasi kami nag-legs. Ah, gano'n ba? Oh, ako naman nangihina. Isang nag-legs. Oh, musa. Amen. Magandang gabi po sa inyo po lahat and sa lahat ng ating viewers and also sa mga young people, especially sa Team Focus. Again, let us all be blessed by this program. Again, magandang gabi po sa inyo po lahat at also sa mga Team Focus na present ngayon. No? Kaya mamaya, tingnan natin kung kakayanin natin. Sir, malabo yun, malabo. Kasi, as much as we wanted to show them kung gano'n tayo masyadong, ito minsan gusto ko sisihin yung Hollywood eh. Kasi masyado nilang pinangalagdakan yung show natin. Kaya, dami tuloy natin mga fans. Dami pumunta eh. Oo, dami pumunta. Yung iba sa kanila, first time nila tumapak sa Maynila, yung mga taga-Ascom. Oo, first time. Kaya ganito, first time nila, tontuwa sila eh, para sila yung mga Israelites na nakapunta ng Promised Land. Oo, oh, tama. Talagang blessed na blessed sila eh. Minsan naunawaan ko naman, ikaw ba naman outside the camp? Well, anyways, yeah, ganun pa man, ay natutuwa na kasama natin sila and they're here with us. And, pero, of course, due to our safety protocols, hindi natin sila pwedeng basta ipakita. Stricto kasi tayo dyan, sir. Yeah, stricto tayo dyan. Sa social distancing, tayo na talaga ata ang pinakasumusunod sa mga ganyan. Ay, kung makikita lang nilang mga tao dito kung gano'n sila kalalayo sa bawat isa. Oh, yeah, kailangan pa nila ng cellphone. Kailangan nga nilang binoculars para magkakitaan sila. Kasi nakita ko kanina nung pinaabot yung kutsara, tumawag pa sa telepono eh. Aba, matindi. Hello, pakiabot naman ng kanin. Aba, pwede. Ganyan tayo ka-observa sa... So, wala bang palakpak dyan? Social distancing. Ganyan natin na-observa. Yan ang tinatawag natin na live na sound guard. Yeah. Kasi kanya, mas maganda pa yung live minsan eh. Oo, mas maganda. Masabay. Masabay sa sasabihin mo eh. Hindi siya processing eh. Alright, well anyways, ngayon, ang topic natin ngayon, as I said a while ago, ay the advantages. Yung advantages na meron tayo, lalo-lalo na sa mga kabataan sa panahon ngayon, yung advantages na meron kayo by having a spiritual guidance. Yeah, that's good. This kasi is a great topic. Most of the time kasi, ito na yung medyo hindi nalulook up ng maraming young people ngayon. Tama po. They're taking it for granted. Yung alam mo nga, alam mo, nakakalungkot ba tinito, nandito ka na sa simbahan, pero hindi mo pa, dito ka na lumaki sa simbahan, nandito na yung magulang mo sa simbahan, hindi mo pa tinitake advantage yung meron ka spiritually. That's it. Wow, napakagandang topic. Nakakalungkot yung ano eh, nakakalungkot yung dito na lumaki, dito na nag-aral, at, pero kung may kita mo,
ang layo nila sa Diyos. Hindi sa inuusgahan natin sila, but it's because of the manifestation. Whether they accept it or not, the fact is, masakit. You see, masakit. Masakit man nila yung tanggapin, but they have to accept the fact na talagang hindi maganda. Hindi magandang pakinggan at hindi magandang tingnan na ikaw ay pinagpala na ng Panginoon sa spiritual guidance, and yet you're still not taking advantage of it. Yeah, totoo to, sir. Kasi, especially to those young people na talagang sabi nyo nga, lumaki na dito sa church, no? Lumaki na dito sa church, and yet ay talagang hindi nila tinitingnan ito as the advantage. Lalo na blessing ito para sa mga young people. Alam ko merong mga young people na nakikinig ngayon, and together with their parents, no? Together with their parents, young people na lumaki dito sa church, plus mo pa, sir, yung young people na nagkaroon ng magulang na dito na naikasal sa church. Oh, yeah. Kaya it is a great advantage para sa mga young people na i-grab nyo talaga na opportunity itong pagkakataon na to na lumaki kayo na merong spiritual guidance. Na kung maririnig lang sana, anyways, mamaya, mapapakinggan nila yan. But maraming mga young people na naglulong for spiritual guidance. Meron ka nga minsan, yeah, maririnig. Right. Sa bandang dulo, sana nagsasabi sila, ito, mga young people, alam ko, hindi na bago sa inyong pandinig ito. Nakakapagsabi sila na sana noon ko pang, hindi yun. Alam ko yun. Na sana noon ko pa ito naranasan. Ang alin yung tinutukoy nila doon? Yung spiritual guidance. That's right. Alam nyo, kasi pag minag-usapan natin yung advantages, young people, we are talking about the benefit and the gains. You see? Yan, alam nyo, pag may benefit, alam mo, isa sa mga dapat nyo matutunan, young people, sa inyo dapat tatandaan, yung benefit na meron kayo bilang isang Kristiyano. Now, in general na nga lang muna as a Christian, yung benefits na meron ka as a Christian, napakatindi na. Particular pa, as a young people, yung guidelines mo, yeah, your spiritual That's guidelines. Right. Kasi maraming bulag at maraming nagbubulag-bulagan, at ang pinaka worst is, marami talagang as in zero, as in wala. Pero alam niyo, sir, minsan mas maganda pa yung no? Mas maganda pa yung zero kaysa sa nagbubulag-bulagan. Oh yeah, yeah. Totoo. Kasi pag yun, zero, blessing, pagpipray lang nila sa Panginoon na magkaroon sila ng spiritual guidance, then here comes the spiritual guidance. Pero right, ang nakakatakot nga doon at ang nakakalungkot doon. Ang nakakalungkot doon yung merong ka na pero hindi mo pa ginagrab as your advantage, or sinabi mo nga, sir, benefit. Yeah. May benefit ka nang makukuha pero ayaw mo pa. Antindi nun, kasi pag sinabi mong benefits, those are the favorable things. Diba? Yun yung mga papabor na para sa inyo. Alam nyo, isa sa pinakamalaking bagay na tatandaan nyo, young people, napakaganda na alam nyo na pabor sa inyo ng Diyos. That's right. Pero ang problema, pag hindi mo tinake advantage yung favor ng Diyos sa'yo, ikaw din ang mahihirapan sa dulo. At saka, mahirap bumalik. Yung, I'm telling young people, kung mayroon lang mga, marami tayong may pwedeng imbitahan dito na makakapag-testimony, in fact, kahit pang maubos yung oras natin. Yeah. May mga up until this time, pinipilit nilang bumalik, pero ayaw bumalik. Yeah. Pero nakakalungkot din, yung mga pwedeng bumalik, hindi pero ayaw pa rin lang kunin yung advantages, so sila yung makabalik. Yeah, that's right. You see, yan sa meron. Kaya nga ako, naniniwala, yung programa natin na ganito, this will always remind you, this will always help you in a different way na hindi katulad sa Baptist lunch. Ako lang mag-isa na doon. Medyo nakakasinok ng katanghalian yun eh. Oh, pero this time naman, medyo kahit pa paano, kasi siyempre dinner na, medyo soft foods na tayo. Dapat yung easy to digest. Yeah, yeah. Pero kailangan mo yung nutrition, di ba? Yeah. Oh, kumain ka na ba? Hindi pa. Oh, press time. Okay. Well, anyways. Nakikita ko sila, nagliligpit na eh. Oh, parang gusto kong awatin eh. Oh, hindi. Matira lang yung fruits. Yung mga ganyan lang. Okay lang sa akin yun. Yung matira lang yung mga fruits. Okay na yun. Fruits? Oh, fruits. Sa akin, mga matira na. Kahit wala ng fruits, kahit vegetables na lang eh. Sa'yo, ha? Oo. Oh. Ay, hindi. May natira. Pinatira ko talaga. Ha? Isang bandihado pa yun eh. Yung mga gulay. Ayan, natabi sa akin. Natin. The advantage of having a spirit. Sabi nga natin yan. Wow! Pero mo, salita lang. Kwento. Okay. Sabi nga eh, kwentuhan na lang eh. Oh, sige. Papatalo ka pa ba sa kwentuhan? Yan yung mga wisdom ni Lolo Poops. Yeah, wisdom. Alam mo kayo, minsan yung mga young people, dahil makausap rin lang si Lolo Poops. Yan ang dapat eh. Minsan, subukan nga natin imbitahin dito minsan yun. Okay, tuloy na natin pinag-uusapan natin. Alam mo, ikaw lang marunong ha? Okay, well, anyways, ganun man. Pero alam nyo, totoo yan. Sinabi yan dito na ating mahal na pastor eh.
We will also invite, bagamat this is for you young people, Team Focus, we will also invite parents. Yeah. And actually, ngayon pa lang, sisimula na tayo eh. Pero ngayon, medyo bata-bata tayo. Later on ay pumunta tayo sa medyo may katandaan na because alam nyo, gustong-gusto ko talaga makita nyo young people kung anong meron ka. Mm-hmm. That's kung right. Anong meron ka bilang isang young people. Maraming young people ngayon dito sa studio na papaligiran tayo dito ng mga young people dito sa studio. Mga 1,000... Ha? Hindi, so, social distancing tama, yun. Tama. Nasa balcony yung iba. O, tinan mo, nakita ko. Ha? Inabot yung tubig. Oh. Nag-messenger pa. Aba, matindi ha. Video call ha. Video call. Video call. Hindi, pwede, pwede. Kaya wala sa atin kailangan ialalahanin ng gobyerno. Wala. Wala sa atin. Walang may problema sa atin. Alright, so ngayon po, ay again, meron po kaming inimbitahan ng mga tao. Alright? So, ano, ang tagal sumagot ng Grab ko eh. Ang tagal ba sumagot ng Grab mo? Tawagan mo na yung Grab mo kasi mapupuntahin na muna kita sa isang studio, kabilang studio na social distancing tayo eh. Saka dapat abangan nila to. Oh, yung Grab Heli. Yung Grab Heli. Yung guest natin ngayon, kilalang kilala to. Idolo ng mga kabataan. Yan! Yan ang gusto ko alam dyan. Mo, alam mo kasi, alam nyo young people, hindi nyo kailangan bumunta pa sa mga ABS-CBN, mga GMA7, makikita na mga, wala. Ito, starstruck to nung kabataan niya. Kung bago pa nauso, nauso na pala yung starstruck nung panahon niya, siyang tumanggi. Ang bihira. Sa dinami-dami ng pila, tinawagan siya. Pinadalhan siya ng sulat ng bahay ni kuya. Aba, giniba niya yung bahay ni giniba kuya. Niya yung giniba bahay. Niya. Ah, sabi niya, hindi ko kailangan yan. Yeah, pero talagang, ibig sabihin, talagang, pero siya yung makakapagsabi kung anong benefits at advantages meron kayong mga young people ngayon. Alright? Kaya ano, yung Grabaheli mo eh, check mo na. Alright? At kaya stays, keep tuned in. And again, ngayon ay paalis na yung, si Brother Maki at dumating na yung kanyang Grabaheli, yung helicopter niya kasi pinapunta ko siya sa kabilang studio para lang puntaan yung ating interviewin. Alright? Pero again, young people, again, take this seriously, bagamat of course, sabi ko, iba yung genre ng ating show ngayon. Eh, iba yung kategorya ng ating show kesa sa lagi nyo nakikita sa The Baptist Lunch. But yet, I believe that this is very important na matandaan ninyo bilang isang young people. You may never know yung nasa inyo ngayon kung gaano katindi at gaano kabigat yung hawak-hawak nyo ngayon na spiritual guidance. Baka hindi nyo pinapansin yan ngayon. Pero tandaan nyo, papansinin nyo yan balang araw. Pero huwag nyo na antayin yung balang araw. Ngayon pa lang, pansinin nyo na. Alright? Kaya nga, I would like you to hear this interview ni Brother Maki sa isang super, super na sikat na talagang, ano, there's no words to describe. Kita nyo naman, kita nyo nagpapalakpakan. I'm actually speechless eh. Alam niyo yun, yung kanina may aircon dito pero pinagpapawisan ako sa loob sa sobrang init ng dating ng tao to. Pero anyways, ay tutuloy na at ililipat ko na ililipat na tayo sa isa nating studio with Brother. Brother Maki, take it away! Hello mga young people! Kita niyo naman, ha? Nakakauta ko, hindi, init na init pa rin ako kahit ergo na yun, no? So, kaya, I hope nakikita nyo na ngayon kung sino po yung ating guest. And again, yung gumiba ng bahay ni Kuya. Siya ang ating guest ngayon, none other than Sir Conrad and Ma'am Christy. Yan. Hello po at magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat at napaunlaan po kami dito sa Team Focus Staying Alive at napaaganda po ng studio nyo, sir. Ha? Hindi pwedeng hindi kayo mapaunlaan dito. Masisisante na. Maraming salamat po. Ayan, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating sa live and also dito sa ating audience na napaka may social distancing talaga. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you po sa privilege na kami ay nakapag-guest po dito. Amen. At kita nyo naman po, no? I hope kilala nyo kung sino si Sir Conrad. Ayan yung mga nakikita nyo araw-araw, no? Araw-araw sa programa na impormasyong pangkalusugan. And of course, gaya ng ating topic, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi naman sila napunta, gaya ng iba sa atin,
no, gaya ng iba sa atin dito ngayon, hindi sila napunta sa church ng ganito na ang kalagayan. No? Hindi po sila agad ganyan naging kalagayan, naglilingkod agad sa Panginoon. Sila rin ay dumaan doon sa tinatawag nating buhay kabataan. Kung may... Martin, mo, alam ko rin mapupuntahan ng mga ganyan tanungan. Wala naman. Malinis ang konsensya natin. Handa ka na ba? Ako, mananahimik lang ako dito. Nga po pala, para po ulitin ko lang po, hindi napakilala ni Sir Conrad. Ha? Asawa po. Asawa po ni Sir Conrad si Ma'am Christy. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, uulitin ko po, asawa po ni Sir Conrad si... Asawa po ni Sir Conrad si Ma'am Christy. Okay. Yan. At kaya po mga kapatid, and I just want to they just want to be a blessing to us, kaya kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong time na sila ay maging panauhin po dito po sa ating pong show Staying Alive. And of course, our topic for tonight is the advantages of having a spiritual guidance. Kaya sila, bago natin sila tanungin kung ano ba yung advantage na meron ang isang kabataan na merong spiritual guidance. I just want to hear, sir, from you and Ma'am Christina, mga kahit mga short testimony lang, no, short background of testimony nyo sa labas, no? Siguro buhay kabataan na lang siguro. Buhay kabataan. Yeah. So yun nga, tulad nga na nasabi ni Sir Mackey kanina na ako po talaga ay actually laki po talaga rin ako sa Baptist, no? Talaga yan na po talaga nakalakihan kong religion, no? Pero yun nga, ang nangyari is, siyempre, nag-backslide at napunta dito sa Maynila, mm-hmm. no? Dati kasi talagang probinsya talaga ang aking kinalakihan, no? At napunta dito sa Maynila, grade 4. Grade 4 po ako napunta dito sa Aga Maynila. Aga mo nagsimula. Opo, grade 4. At simula po noon ay talagang kakaiba na talaga ang buhay. Iyo. Oo, iba na talaga ang buhay ko simula nung grade 4 ko kasi alam niyo naman po sa mga hindi po sa mga nakakaalam lumaki po talaga ako nang walang magulang, no? At yan po talaga ang pinaka struggle kumbaga sa buhay ko bilang kabataan. Kumbaga there is no literally a mother figure or a father figure na kinalakihan. Pero yan po talaga yung yan po yung background ng aking buhay. Kaya nung nandito sa Maynila, talagang pariwara. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa aking nanay, siya talagang patuloy na nagsusuporta pa rin. Amen. Sa amin. No? Patuloy pa rin yung suporta niya financially, pero the mother figure, wala po talaga yun. Yan po talaga ang nawala sa akin, no? At sige ma'am, Ma'am! Ma'am! Baka pwede mo maibigay rin sa kanya. Alam mo, sir, ito. Marami ako. Nakarinig ako ng mga... Siyempre, hindi lang naman ako. Iba dito, bakit ganito yung kaba? Nakarinig ako ng mga mag-asawa na pag tinawag, Mami, babe, han, wow, ganun. Ma kasi, pero kung pinag tinawag, ma'am. Sige ma'am, ayun na po. Hindi, sa akin naman po, actually same kami na hindi lumaki sa parents. So ako lumaki ako sa tita and tito and I grew up na strict yung nagpalaki sa akin. So nandun yung parang eagerness na yung freedom, ika nga, na gustong makalaya and all that. And na-experience ko yon when I was in college. So 3 years old pa lang ako, wala na ako sa poder ng magulang ko. So grade 4, 3 years old, maaga nga. So ayun, so napunta na ako dito sa Manila, laking Manila po talaga ako, kaya wala talaga akong accent ng Bisaya. Yung ngayon mga nagsasabi pa't wala akong accent kasi po dito na po talaga ako lumaki sa Manila. And ayun nga, pagdating ng college doon na nagsimula na talagang napabarkada and all that nasira na talaga yung future ko. So, pero biyaya ng Panginoon, talaga inayos po ng Panginoon lahat. Inayos niya, dito ko nakita kung gaano pa rin ako kamahal ng Panginoon. Amen. Na talagang binigay niya ako sa isang lalaki na talagang magdadala sa akin sa simba. Na talagang mag-aayos ng buhay ko. Ma, nakita, narinig niyo? Ha? Narinig niyo?
Yan ang live sound card na tinatawag. Pakiulit po yung sinabi niya. Ayan, nagpapasalamat po ako dahil binigay ako ng Panginoon sa tamang lalaki. Yun, Peter! Wow! Wow! Tamang lalaki na yes! tinawag kang ma'am. Very formal. Alright, at mga young people, narinig niyo po ang kanilang short testimony. So ngayon, nakita niyo po ha, kung paano sila. Bagamat na hindi ganun ka-road yung kanilang testimony about sa kanilang background as a young people, pero siguro dito nila mas papalawakin pa no, yung kanilang buhay na nakagisnan bago sila. Kailan lang kayo napunta dito na ano sa church? Na? Ako 2015. Ako 2014. 2014, yeah, 2015. 2014. Yeah, so mga akin kung mapapansin niyo po, mga bago lang sila dito sa yeah. church. And sabi ko nga po sa inyo kanina from the very start, hindi naman agad naging ganyan sila. Kaya nga since na ang topic natin all about para sa young people na advantages of having a spiritual guidance. Kasama na po dito yung advantage ng lumaki ka nang meron kang spiritual na guidance. And also, para sa mga young people na ngayon ay nakakatanggap na kayo ng spiritual guidance, maybe sasabihin nyo na late age na, ganito na ang natagpuan nyo ang spiritual guidance, ganito na. Then, I hope that Sir Conrad and Ma'am Christy will be a great blessing sa inyo. So, sir, anong masasabi ninyo sa mga young people? Anong pwede nyong maibahagi sa young people na meron na silang advantage of having a spiritual guidance? Yan. Masasabi ko lang sa young people at sa Team Focus na nanonood ngayon, sa mga live viewers natin dyan, ay napakalaking blessing po na may gento po tayo talagang programa. Yeah. Tulad na nga po talaga ng nasabi ko kanina, no? Wala po talaga akong kinalakihan na may ganitong programa na nag-e-exist. Ang ginagawa ko lamang po talaga dati ay talagang high school pa lamang po talaga ako, first year high school, eh talagang, grade 6, no? Grade 6, dyan po nasimula na humithit po ng sigarilyo. Okay po, yan po talaga yun eh. Yan po ang buhay ko dati. Okay, yan po ah. Pasindi-sindi, pautos-utos galing sa tatay, dyan po nagsisimula yan. No? Ang napakalaking blessing po talaga ng programa ito dahil nabibigyan na po kayo ng warning. Nabibigyan na po kayo ng babala na hindi sa hindi niyo kakainat na magandang buhay. No, yan po, ito po yung kagandahan ng programa ito. Kumbaga, ito na yung nagiging guide ninyo eh. Kaya nga sinasabi ko nag-uusap lang kami kanina bago kami pumunta dito. Ano yung magiging blessing namin para po sa inyo na naisip ko kasi talaga yung mga programa dito nung wala pang lockdown, nung wala pang ano. Nandiyan yung Junior Balikatan. Yeah. Yeah. Yan. Right. Minsan kasi nale-neglect nyo po yan, yung Junior Balikatan. That's po right. Na yan. No, minsan kasi parang parang pinagtitripan lang tayo dito sa simbahan na to ha. Parang puro inut-utos-utusan lang, ganyan-ganyan. Hindi nyo alam, sooner or later, magugulat kayo, marunong na pala akong magsaing. Yeah, that's right. Marunong na pala akong magplancha. Saan nyo na po natutunan yan? Sa Junior Balikatan. That's right. Diba? Yun po yung kagandahan ng mga programa na akala po natin, parang wala lang. Yeah. Parang wala lang sa buhay po natin bilang isang kabataan na minsan nagugulat tayo na marunong na pala tayo magsaing gamit yung panggatong, yeah. 'Di ba? Hindi natin wala naman po magtuturo niyan eh, 'di ba? Sa panahon ngayon, no, sa panahon ngayon puro instant na. Puro instant yeah. na po lahat. Kaya marami po tayo natututunan po dito bilang kabataan sa buhay ng bilang isang kabataan talaga dapat na i-absorb at na ipasasapamuhay po natin yung mga ganyang bagay. Yeah, thank you, sir. And tingnan niyo po ha. Yan ay narinig niyo mula kay Sir Conrad. Now, sir, meron ka bang, kasi alam mo naman, na ikaw, sir, namuhay ka sa labas bilang isang kabataang lalaki. Yeah. Kabataang lalaki. At alam mo kung ano ang habol-habol sa labas. Wag ka muna. Patapusin mo kasi ako sa tanong ko. Alam mo kung ano yung habol-habol ng mga kabataang lalaki pagdating sa labas, no? Kaya kasi alam niyo po, ito minsan ito nagiging sakit po ng mga young people, lalo na kami na mga lumaki sa simbahan. Minsan ang nagkakaroon kami ng mentality na hanggang dito na lang ba kami bilang isang kabataan na lumaki sa loob ng simbahan, hindi ba namin pwedeng subukan yung mga ginagawa ng young people sa labas? But honestly speaking po, yan po ang sakit ng mga kabataan na lumaki sa church. Totoo po yan. Kaya nga, sir,
ikaw, bilang isang lalaki na huwag mo isipin, ginigisa kita dito. Bilang isang kabataan na lumaki sa labas na lalaki, ipaliwanag mo sa kanila, sa mga young people men, sa mga young people, kung ano ang advantage at kagandahan na ang isang kabataang lalaki na merong spiritual guidance sa kanyang buhay. Yan naman talaga napakalaking blessing sa isang lalaki. Lalong yun nga tulad ng lalaki no na, yeah. na nandito sa simbahan na may pinapangalaga ang prinsipyo. Pag ikaw po talaga ay laking labas at lalabas nandito ka na sa simbahan, yeah. lalabas ka pa, titikman mo pa yung mga ganyang klaseng bagay, right. no? Sabi ko nga walang kasiyahan. Yeah, that's it. That's it. Walang kasiyahan. Yes. Wala pong akala nyo yung kasiyahan na natatamasa nyo ngayon ay temporary lang yan. That's right. That's right. Yung totoong kasiyahan na sinasabi po natin ay nandito po sa church. That's right. No, yun po kasi minsan ang habol ng isang lalaki, yung gusto niya mag-enjoy, yeah. mag-enjoy. Pleasure lang. Pleasure. Yeah, gusto right. kong sumikat, gusto kong magpasikat sa mga ganito, sa mga babae. Yeah. Gusto kong makilala dun ng mga babae na ganito ko manamit. Gusto kong pumasok ma-in yeah. yung mga damit na ganyan, di ba? Pero kung iisipin ninyo, dito sa church na ito, matuturuan na kayo kung paano manamit ng yeah. tama. That's right. Right. Diba? Pipiliin nyo pa ba yung mga parang damit na butas-butas? diba? And, I mean, kung yun yung in eh. Yeah. Diba? Yun yung pipiliin nila. Yun yung gusto nilang pasukin na gusto nila yung mga ganyang klaseng pormahan That's na right. merong mga kulay-kulay yung buhok. That's right. Diba? Eh dito sa church na ito, tinuturuan tayo paano maging decente. Yeah, that's right. Diba? Yun nga yung advantage ninyo. Yun. Yung decent life. Yun. Amen. Yung decent life po talaga dapat ang tunan ninyo ng pansin. Huwag yung parang laki kayo sa layaw. Yeah. 'Di ba? Yeah. Yung parang wala kayong magulang pag yeah. dumaan kayo sa street parang walang magulang tong batang walang to. Nag-oversee. Oo, 'di ba? Kaya napakalaking blessing po ninyo pag yung magulang ninyo ay nilalapit po kayo sa simbahan. Amen. Wag niyo pong ipagkakait yan sa ano kasi nga hindi lahat ng magulang ay ganyan. Yeah, that's right. Yan ang ano yun po ninyo kasi nga tulad nga po namin ni ng aking asawa no yeah. na hindi talaga lumaki ng may magulang. No? I mean, wala nag-push sa amin na, uy, pumunta ka sa church, pumunta ka sa ganito. Wala ang ganun eh. Diba? Kaya napakalaking blessing ninyo kung yung magulang ninyo ay talagang pinupush kayo na mag-church, lumapit sa mga mabubuting tao, lumapit sa mga godly counselor. Diba? Napakalaking blessing po niyan para po sa inyo. Huwag nyo pong mamalitin yan. Dahil tulad nga nasabi ko, ang mga parents ay hindi po pabata. Yeah. Patanda po sila. Patanda po yung mga parents po ninyo. Hindi, not all the time ay nandyan sila. That's right. That's right. No, sooner or later, mawawala sila. Ano na mangyayari? May nakuha ba tayong knowledge magmula doon sa yeah. kanila? Yeah. Meron ba tayong nakuha na wisdom mula doon sa parents natin, sa godly parents natin? Mm. Yun po ang magandang tanong po dyan eh. Kasi ano yung isa sa pamuhay mo bilang kabataan? Yeah. Yeah, tama po yun. Kaya kita nyo mga, sa mga lalaking kabataan, no? Sa mga men, team focus men. Ha? Team focus men. Pinaka nagustuhan ko po, of course, lahat ng sinabi ng Sir Conrad ay maganda. But ang gusto ko po is sa mga tandaan nyo po doon, yung bilang isang lalaking kabataan na magkaroon ka ng disenteng buhay. No? Napakaganda po yun na itanim nyo po sa inyo pong puso at isipan. Lalaki ka, tandaan mo, lalaki ka. Hindi pwede yung lalabas ka dyan na nakamuhaang drug addict, na sabi nga ni Sir Condra, parang wala sa yung nag-arugang magulang. No? Kaya kung lalaki ka, you better learn na magkaroon ka ng disenteng buhay. Bo? So ngayon, pakinggan naman po natin mula kay Ma'am Christy. Bilang isang kabataang babae, Ma'am Chris, noon, liliwanagin ko lang, noon. Ano ang advantage na ngayon, anong masasabi mo sa mga young ladies ngayon, lalo na sa mga team focus especially, na meron na silang spiritual guidance, ano yung masasabi mo, pinakamalaking advantage sa buhay po nila? Sa akin, ang napansin ko bilang I was able to experience nga ang kamunduhan,
And napunta ng pamilya dito sa loob ng nung napunta kami dito sa simbahan. Pero ang isa sa pinaka nakita kong advantage ng mga kababaihan dito, ng mga kabataan, is meron talaga silang respeto sa sarili. Amen. Yun yung nakita ko na hindi mo kaagad makikita sa labas. Eh. Kasi una pa lang yung sa pananamit. 'Di ba? Ako lumaki ako na namulat ako sa kung ano lang yung gusto kong suotin, okay na 'yon. Mhm. Right? Okay na 'yon. Yun na yung kinalakihan ko. Pero nung napunta ako dito sa church, imagine as early as mga 2-3 years old, yeah, makikita mo yung mga damit ng mga batang 'yan, yeah, hanggang sa mga right, napunta na sa team focus, kung gaano nila pinapakita na sa sarili pa lang nila, nirerespeto na nila yung Panginoon, di ba? So, yun po yung isa sa pinaka naging nakita kong advantage kapag meron kang spiritual guidance. And aside pa po doon is yung contentment. Yung yeah, makikita mo sa mukha ng mga kabataan dito sa simbahan, yung totoong saya. Yun. Yung totoong saya na nasa ministry right, ka, na bilang kabataang babae kung sa mundo, ang kasiyahan nga nila, ika nga, mo yung boyfriend, yung mga ganyan. Mm-hmm. Pero ang nakita ko po talaga dito, dahil nga sa standard na meron tayo sa church, na sinusunod natin ang standard ng Biblia, is makikita natin na yun din yung sinusunod ng mga kabataang right, babae. Amen. And yun po yung talagang pinakamakita kong yung pinakamagandang advantage, yeah, na nakita ko dito nung simula nung napunta po kami sa church. Yeah, so makikita niyo po, no? Decency, respect, and contentment. Yang tatlong bagay na yan ang makikita, pinakamagandang makita sa buhay ng isang young people. Sa lalaki, yung decenting, meron kang decenting buhay. And sa babae, young people, ladies, yung magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, ibang-iba na po yun, no? Of course, pag nagkaroon ka ng respeto sa sarili mo, bilang isang, ako hindi ako naging babae, ha? Promise. Para sa mga young people, ladies, yung magkaroon ka ng respect sa sarili mo pa lang, iisipin mo na agad kung paano ka titingnan ng tao, eh. Yung pa lang ang maisip mo, na ako mata. Yung magkaroon ka yung mataas ang tingin mo sa sarili mo, na hindi po yun ibig sabihin mayabang ka. Ipinapakita lang po nun na meron kang respeto sa sarili mo. At kapag meron kang respeto sa sarili mo, of course, ang una mong titingnan, reputation ng magulang mo at reputation mo bilang isang kabataan. Kaya nga, and then, secondly, yung sinabi ni Ma'am Christy, all about contentment, no? Alam naman po natin, buhay ng young people ngayon sa labas. Ha? Gusto nila merong ganito, gusto nila merong ganyan, ayaw nila ng isang cellphone, gusto nila apat na cellphone, iba't ibang klase. Gusto nga nila kompletuhin yung Samsung, Apple, Redmi, what? Oppo, Vivo, what? Lahat, pati Xiaomi, yan, lahat yan. Gusto nilang bilhin yan, lahat. Oh, ha? Kaya kita nyo naman ang buhay ng young people ngayon. But by them, na knowing, ano po, no? Kasi matagal na rin po, ever since nung napunta po sila dito, sa church, talagang na nagkaroon kami ng closeness, lalo na ni Sir Conrad at nila Ma'am Christine. Nagkakakwentuhan kami. Nakikwento nila yung buhay nila sa labas, eh. At pag pag nakwento po nila yung buhay nila sa labas, lalo na parehas po sila nang galing sa pinakasikat na trabaho ngayon. Yun ay pagiging call center agent. At alam naman natin kung anong buhay meron sa ganong klaseng trabaho. But still, makikita niyo po, sila na nakaranas ng buhay sa labas nung sila ay kabataan. Ngayon, sinasabi po nila sa inyo na kayo na lumaki na merong spiritual guidance, grab the opportunity. Sabi nga ni Sir Joe kanina, di ba? Merong benefit and gain. Sa madalit sabi, merong kang makukuha dyan sa pagkakaroon ng spiritual guidance. Kaya tayo po na mga young people na lumaki na meron ng spiritual guidance, and let's grab the opportunity. And for those young people na ngayon, maybe sabihin natin late age na ng inyong young people, nagkaroon kayo ng spiritual guidance, ngayong meron na kayong spiritual guidance coming from them, huwag na kayong umalis dyan. Sapagkat kung babalikan nyo pa yung buhay nyo noon, hindi nyo na rin naman talaga magugustuhan. So, Sir Conrad and Ma'am Christy, maraming brother salamat Mangi, po. Brother Mangi, tumawag ako dyan sa inyo. Hindi ko, kasi medyo magkalayo tayo ngayon na studio. Uh-huh. Kaya, tumawag ako ngayon sa inyo dyan para akong sigawin ngayon. Salamat, Shopee, ha? Hindi. Kasi sabihin, dalawa tayo nakikita sa screen. Brother Mangi, kasi pinakontakt na sa ating mga technical man. Ang hirap mong kontakin kanina, eh. Kaya patapos ka na. Kaya ngayon,
Bagamat hindi tayo nagkikita, masyado tayong malayo sa isa't isa. May gusto lang ako itanong kay Sir Conrad. Ah, sige sir. Oh, sige, may sir. Gusto lang ako itanong okay, kay Sir Conrad. Et kasi sir, alam mo matapos na hindi ako nagtatanong sa... Ano ba naman? Ako yung main host dito eh. Oh. Pero hindi, gusto ko lang malaman kasi Sir Conrad, di ba? I hope nakikita nyo ako sa camera nyo. Okay? Sila Sir Conrad. I hope nakikita nila ako sa camera nila. Okay? So, hindi, gusto ko lang malaman kasi Sir Conrad, kung masasabi mo ba na, I hope, hindi naman siguro ito offensive, but masasabi mo ba na talagang during those years na ikaw ay nasa young people stage, sabihin na natin nasa team focus age ka, from 13 to 24, ay masasabi mo ba na, ay, teka lang, nakalimutan ko, kailan nga kayo, ilang taon ka nga ulit nagkasawa? Grade 4. Hindi. Ha? Grade 4. Teka lang ba, lumalabo yung earpiece ko ah. Hindi kasi. Naka-earpiece lang ako ngayon eh. Kaya hindi ko. Ilang taon ka na nagkasawa, Sir Conrad? 25 po. 25. So yung age na yon ng mula 13, yung teenage years mo, hanggang sa ikaw ay... dumating sa bago ka mag-asawa. Okay? Masasabi mo ba na because wala kang guide, bagamat sabi mo, lumaki ka rin sa Baptist Church, pero masasabi mo ba yung na walang, hindi ko naman sa dinadown yung simbahan na yun, ano? Ibig ko sabihin eh, yung guidelines na naririnig mo ngayon na binibigay sa mga young people, were you able to have the chance na marinig yun before sa simbahan? Well, actually, sir, wala po talaga. Wala talagang ganun na guidance magmula doon sa pastor namin before or doon sa nangangalaga sa amin. Pero siguro hindi ko kasi tinitignan yun as a hindi ko alam eh, wala tulad siguro sa pagdidisiplina before. Uh-huh. No, nadidisiplina rin naman talaga ako. Kaso lang lack of ano eh, parang explanation. Yeah. Kung bakit ginagawa yung mga ganung bagay. Ang nangyari, nagkaroon ako ng rebellious heart. Mm. Uh-huh. Oh, so ibig sabihin, dahil sa wala kang guidelines, yeah, spiritual guidelines, kung paano mo ipapamuhay yung buhay kabataan mo, nagkaroon ka ng rebellious. Yun na na-build up sa'yo, yung rebellious heart. Yes, nagkaroon ako ng ganun. Kasi nga, parang hindi ko siya tinake as a discipline or talagang pagtutuwid ng buhay, kundi parang punishment o parusa. Yeah. Pinaparusahan ako ng pinaparusahan, ganun. So, hindi ko na-enjoy talaga yung nangyayari. Diba? Unlike here, na na-explain ng mabuti. Yeah, amen. Merong explanation, merong guidance na maliwanag, na ito kaya ito ginagawa sa'yo, is because may ginagawa ka talagang mali. Yeah. No? Yeah. Unlike before na talagang, ano eh, todo ano lang. Bahala ka, susunod ka, hindi. The same thing yan dun sa nangyayari. Actually, young people, naririnig nyo ngayon, the same thing yan sa... nang yung sinasabi ni Sir Conrad, nagkakaroon ng rebellious heart. In fact, maraming parents ang mag-a-agree sa akin na ang mga kabataan na hindi susunod sa spiritual guidance while they are being reared up by their parents, talagang magre-rebelde at magre-rebelde kayo. That's right. In fact, yan ang magpapahirap sa inyong bumalik sa Diyos, yung rebellious heart. Amen. You see, that's the importance ng magkakaroon ng spiritual guidance. Gusto ko yun. Salamat, Sir Conrad, na sabi mo yun. I like that word, yung rebellious heart. Kasi nakakalungkot. Pag yan ang na-develop sa inyo, young people, yung sinasabi ni Sir Conrad na rebellious heart, o kita nyo naman si, nakikita ko lang ngayon dito sa monitor ko, yung sinabi ni Sir Conrad na yun, yung rebellious heart ang na-develop. Sa iyo, Ma'am Christy, because wala kang guidelines noon. Okay, wala ang guidelines nun, Ma'am Christy. Kinignan ko lang sila sa monitor ko ngayon eh. Sa guidelines, Ma'am Christy, ano? Sa guidelines, wala kang spiritual guidelines nun. Masasabi mo ba noon na talagang, kung kay Sir Conrad ay rebellious heart, ano naman ang masishare mo sa mga young people natin na disadvantages ng walang? Kanina sinabi mo yung advantage, yung disadvantage. Ano yung na-develop sa'yo? Sa akin naman, sir, yung na-develop sa akin is noon, gusto ko talaga yung salitang freedom. Yun po talaga yung gusto ko maranasan freedom. Noon. I like that point, freedom. Yeah, kalayaan. Kasi akala ko noon, yung paghihigpit sa akin ng mga nagpalaki sa akin is out of, gusto lang nila ako kontrolin. Gusto lang nila na lumaki ako na kikita ako ng pera, tutulong sa kanila and all that, tapos wala na. Tapos later, nung napunta na kami dito sa church, doon ko nalaman na yung pagiging strict pala nila is their way of disciplining me. Amen. Para mas matuwid yung buhay ko.
So yun po yung naranasan ko po noon bilang kabataan. Alam nyo, totoo yan, young people. Sikat yan dalawang salita na yan eh. Di ba, Brother Maki, di ba? Sikat yan dalawang salita na yan. Napakasikat. Freedom, kalayaan, at saka yung rebellious heart. Yan talagang nade-develop sa mga young people kapag ka hindi nyo tinake advantage yung guidelines, yung spiritual guidelines niyo sa buhay niyo. Pag sinabi natin spiritual guidelines, by the way, baka malito kayo. Wala akong tinutukoy ng mga libro. Ang tinutukoy ko yung spiritual right. guidelines, yung guidelines sa makikita natin sa Biblia. Yeah. Di ba? Kaya, ayun, nakikita nyo, napapasubalian ngayon ni Sir Conrad at saka ni Ma'am Christy during their teenage years hanggang sa bago sila mag-asawa, talagang ganun ang nadidevelop sa kanila. Rebellious heart at saka naghahanap ng freedom. Alam nyo, young people, tandaan nyo, if you're a Christian young people, your freedom is freedom from sin. You see? We are in bondage sa sin. Kaya tayo, nung naligtas tayo, we are freed from the bondage of sin. Kaya kung babalik ka doon, hindi ka kumakawala sa magulang mo. Gusto mo lang ulit magpaalipin. Yeah. Alam nyo, right. di ba, Sir Conrad, di ba? Ito yung natatawa kayo ngayon. Nakikita ko ngayon eh. Natatawa kayo ngayon, di ba? Nakita rin kita, Sir. Matindi to. Ibig ko sabihin, di ba, nakakatawang isipin na gusto mo ng kalayaan, pero babalik ka sa kulungan. Yeah. Di ba? Yan pa yung mga pinaglalaban nila sa mga magulang nila, bigyan mo ako ng kalayaan. Diba? Yeah. Paanong kalayaan na bumabalik ka naman sa kulungan? Diba? That's right. So funny. So weird. So weird. So weird. Ah, well. Okay. Okay. Alright, so. Hindi, totoo yan, young people. Nakakatawa talaga yun, makinggan. Ibig ko sabihin, gagawin ka talagang mangmang ng mundo, di ba? Yeah. Gagawin kang mangmang ng mundo. Akalain mo, gusto mo, kala mo matalino kasi you're asking for your own freedom. Babalik ka naman sa pagkakalipin pala. So, kaya yun. Kaya, ang nadidevelop, kaya hindi yan binibigay sa inyo ng magulang nyo, yan sinasabi nyo yung freedom kasi alam nila na magpapaalipin ka lang ulit That's sa kasalanan. Right. That's right. Pag nanlaban ka sa spiritual guidance na itinuro sa'yo kasi gusto mo ng freedom ko, no, rebellious heart na. Yeah, pinasubalian na sa atin ni Sir Conrad at saka ni Ma'am Christy. Maraming salamat, Sir Conrad, Ma'am Christy. Brother Maki. Alright, at again, sir, maraming salamat po sa inyong time. At alam po, sa kabila ng kabisihan nito ni Sir Conrad, sabi ko nga isa to sa mga pinakasikat na ating mga host. Alam niyo naman yung kanyang program dito po sa ating church. And anyways, I hope that Sir Conrad and Ma'am Christy ay naging pagpapala, malaking pagpapala po sa inyo sa gabi po na yun. Especially sa young people, no? Mark that three words in your life, young people. Decency, respect, and contentment, no? Yan, pag meron ka yan, believe me, ay biyaya ng Panginoon, you will have a successful life as a young people. So again, sir, maraming salamat po. Ma'am Christy. Sir Jao? Alright. Maraming salamat ulit. Brother Maki, thank you for that wonderful interview. Kayang kita nyo naman, medyo lumilevel up tayo eh. Yan yung kanina galing ako. Actually, kanina galing po ako sa isang seminar sa school. At Lord's shoutout nga pala sa Lord's Hand Academy. Yeah, maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Ma'am Adele, and of course, yung nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am Ma'am Mirna Montes. Yan, yung directress ng school. And I was able to meet them as well kanina. Maganda yung kwentuhan namin. And nakakatuwa that actually the school is on the same purpose na meron tayo simbahan. Yung gusto actually mangyari ni Pastor sa eskwelahan natin dito, the same thing na gustong mangyari po sa kanila. Ginagawa nilang mangyari sa kanilang eskwelahan. But yun nga, may pandemic kaya nagkaroon ng changes. Well, as I said, galing po ako dun kanina sa kanila and I speak for their insight para sa mga teachers. And kailangan mag-level up ang mga teachers personally, individually, bago yung system. Mag-level up man yung educational system, kung yung mga teachers hindi magle-level up individually, walang kwenta yung kanilang pagiging educator. Alright? So maraming salamat again. Shoutout ko lang po yung Lord's Hand Academy. Maraming salamat po ulit sa pag-invite. Speaking of leveling up, kita nyo naman kanina, di ba? Talagang buti na lang, meron tayong mga monitor ngayon. Talagang nakausap natin sila na magamat magkahiwalay tayo ng studio. Mamaya ay makakasama natin ulit si Brother Maki
Pero bago pumasok dito si Brother Maki, ay meron pong special kaming hatid sa inyo tuwing Pasko. At tuwing Pasko, tuwing Christmas season. I'm sorry, tuwing Pasko. Hindi kasi araw-araw ay Pasko. Yeah. Yes, yes. Ang tawag dyan. Ang tawag dyan. Ang tawag dyan, Palusot 101. Alright. Hindi, meron po kami special number para po sa inyo. This is from a group na pinangungunahan po ni Ma'am Jessa Arasa. Palakpakan po natin sila. To grow, December brings a season filled with laughter and new hopes. Kindness abounds, good it seems to trust. Hide this foot down while true brotherhood comes alive. Sounds, warm smiles, shared with gladness, lift the spirits of those worn down. Families come home, strangers make new friends. Strangers make new friends. Happiness grows when we reach out with open hands. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Jessa, sa grupo na yan. Love, ang tayo nga nun? Love grows. Love grows on Christmas tree. Ah, ganun. So, bakit ang gulong sinabi? Ha? Pero ang bilis ng grab heli mo talaga. Yes. Nakabalik ka agad dito. Helicopter. Kumata lang sila. Oh. Nilaglag. Well, anyways, I believe, as we check our time is 8:53. We only have a few minutes left. So, of course, hindi mawawala sa ating pong programa ang ating pong portion pagdating sa shout-out time natin mamaya. And siguro mga 9:01 tapos. well, anyways, ay mamaya po ay may kasama po tayo dito na lagi nating i-recognize sila. And ngayon ay maaaring nakikita nyo na sa screen nyo ngayon yung ating pong mga musicians. And of course, andyan dyan na si Brother Steven. Andyan dyan, kasama yeah. natin. Si Boy! Shout out. Yeah. Si Boy pick up. 2020 na ngayon. Ito si Boy shout out. Yeah. Boy shout out. Yeah, pero bago mag-shout out si meron muna akong gustong i-recognize sa gabing ito. Actually, hindi nga lang namin sa inyo may papakita kasi masyado kaming malayo sa isa't isa. Kasi pag
kailangan ng binoculars, so social distancing. Tsaka yung pag-zoom ng camera sa sobrang layo. Hindi abot. Hindi naabot. Yeah, okay, nakuha ko yan. Pero ngayon, kasama natin dalawang pastor. Yeah, sige, sige. Kasama natin si Pastor Bori Aramburu, palakpakan natin. Palakpakan natin. O, may mga virtual, o, may mga actual audience tayo. Pwede silang pumalakpak. Hindi tayo, ang birang actual audience na, malalayo na eh, pero yung palakpak nila parang nakaganon sa microphone. Oo, tindi, lakas eh. Kasama rin natin si Pastor Rick. Yeah. Pastor Rick Belmonte, yeah. And of course, dalawang pastor. Tatlong pastor ang kasama natin ngayon. Nagpapasalamat tayo na muli, nating nakasama si Pastor Hill. Nung na, alam mo, kahapon, nasa screen lang yan. Alam mo, yung producer natin, hindi mabubuhay ang ating pelikula pag walang producer. Ano, yeah. Kahit na nagda-direct, assistant director lang tayo dito, eh may producer tayo na hindi may pwedeng mawala yan. And of course, i-recognize din po natin ay kasama rin po natin ang si Ma'am Tang, ang asawa ni Pastor Rick Belmonte. Sila, sir. Matagal-tagal na natin yung kasama sila Pastor Rick tsaka si Ma'am Tang. Pag narinig ko yun sila nagtawagan, pag may inuuto sila kay Joshua, oh, Joshua, sabi mo nga doon kay Mami. Yeah, gusto ko yan. Teka lang, ihahanda ko lang sarili ko. Tapos, pag tinawag yan ni Sir Rick si Ma'am Tang, okay. Mami. Yeah. Kanina, ma'am yung tawag sa asawa eh. Actually, sumasakit ang ulo ko. Di mawala sa isip ko. Di talaga matanggap. Di mawala sa isip ko yun. At tatak pa naman yun. Pagdating dun sa, pag alis namin, nasa helicopter kami ganyan, nagpapaliwanag na siya. Kung bakit ma'am yung tawag. Well, anyways, ito, bagamat, again, gusto ko lang muna batiin yung mga leaders na kasakasama ko ngayon. Yeah. Of course, nandito yung mga, palakpakan naman natin yung mga group leaders ng Young People. Yan. Hindi natin sila. And of course, ha, bago na mamunta sa mga shoutouts, sa mga lalaki, si mga pangalan natin, sir, mga leaders. Sa pangalan mo. Sa mga lalaki, si Sir Emilio. Yan, nandito yung Sir Emilio. And of course, ay nandito rin po si si Brother Stephen. And I think wala ata dito si Glenn Mark. Nandiyan ba si Glenn Mark? Ayan. Nanonood sa bahay nila. Si Dominic din po. Gusto kong batiin. Ayun, nandiyan. Dominic. O nga pala. Nanonood sa Tarlac. Oo. Kawawa naman. Well, anyways. Sa mga babae, sir. Sa mga babae, of course, nandito kasama natin ang pinakabatang leader. Yung pinakabata, pinakamaganda, nasa iyo na ang lahat, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas. Ma'am Charina. Ma'am Charina! Palakpakan! Sige. Pag hindi kayo pumalakpak, kayo rin. Basta ako, ha? Kinumpleto. Kinumpleto ko, ha? Grabe, lasa. Basta ako, pinangalan dapat. Tinalo si Regine Villasquez. Pinangalandakan natin sa buong mundo sa programa na ito. Ang pinakabata, pinakamaganda. Nasa iyo na ang lahat. Merry Christmas. Ma'am Charina Rosa. Ewan ko lang. Kasama rin po natin isa sa mga leader. Kanina nakita nila. Ang tumitimbang na si Jessar. Tumitimbang? Bumagay naman. Compliment naman yon si Ma'am Jessa Arasa. Palakpakan naman natin. And of course, wala ngayon, si Ma'am Charity. Si Ma'am Charity Aguda. Pero palakpakan pa rin natin, recognize pa rin natin mga leaders. And also, si Ma'am Jetris Quintana. Yeah, palakpakan natin. Wala. And kasama rin natin ngayon si unika iha ng pinakamayaman. Na? Sino? Sa lugar ng magsaysay. Ayan ang bihira. Sunod what? Yan sa unika iho. Yes. Totoo yan. At ang sunod sa unika iho, wala namang panganay na lalaki yun. Sorry po. Oh, magdandaan ka. Anak ni Monsignor Ruben Mutas. Yeah. Si Rosel Mutas. Walang panganay natin. Naalala ko yan eh, kasi laging kinikwento yan ni Lolo Pugs eh. Sino? O, kailangan batiin mo yun, yung pinakamayaman sa ano eh. O, kaya hindi may pwedeng din natin dali. Siya may-ari ng Blue Mosque doon. Alright, well anyway, shout out time tayo! Boy, shout out! Magandang gabi po sa inyo lahat. At hindi ko naman po kami buhay na buhay. Mag-shout out.
Shout out! Ayun. Sige, unahin ko po itong mga nasa listahan po namin is si Robilyn Dingkong, Hazel Villaranda, si Sister Aloha na nandito, at si Sister, ay Sister, si Adrian Abanes, Trisha Molina, Clyde the Chica, at Stephen Lacaranya. Sorry po, sorry. Si Sister, Sister Stephanie Quarteros, at si Tristan, at si Troy Colliantes, Ayla Trisha Palermo. Ayan, sila lang po yung naglagay ng grupo, pangalan ng grupo po nila ngayon. Pero may mga may mga kakilala ka na nailagay mo diyan. Yes, sir. Yung mga ko. Ano, yung mga nasa Messenger mo, yung mga pini-PM. Ay, de, sige. Wala, pa. Wala. Sige na. Si yan, si Ate Ayla Trisha Palermo from Benevolent Dorcas. Wow. Yun ang mga ano, pangalan. May mga ulitin ko, sir. Mga, ano, meron pala kulang pala yun. Sige. Ayla Trisha Palermo, hashtag Benevolent Dorcas. Yan ang mga banatan dyan, oh. May Benda hashtag pa eh. Benda Pasare from hashtag Remarkable Rachel. At si Ruben Obidos, si Heart La Chica, Sharon Bernades, at si DJ Jim Brown. What DJ? ITS Isakar. Si Jonalyn Corate Elaine Barrientos from Remarkable Rachel, and Leah Ramirez from Remarkable Rachel din, and si Aubrey Barawid, Dan Lester Arbuiz. Ano? Si, mahirap pa banggitin eh. Ang hirap banggitin. At si JJ Dolor. Ayun, si Lion King yan. Si Lion King. Si Christian Zion Joaquin. At si Greg Samuel na nandito. Okay. Okay, no, Brother Johnny, bigyan naman ng pagkakataon na bumati. Magdaluyang! Binago na nga eh. Magandang ngayon po sa inyo lahat. Brother Johnny Profile po, binabati ko po lahat ng mga nanonood po na young people, especially sa mga young people ng Mandaluyong City. Yeah. Guwapo. Napalitan na. Bago na. Magandang ngayon po sa inyo at sa mga napasahan ko po ng link sa mga taga-Kalamba, mga relative po namin. Maraming po salamat sa panonood. Amen. Magandang gabi po. Ito na. Introduce mo. Ladies po, and gentlemen. Wala pa. Ngayon, ma-introduce mo kami. Meron niya yung mga tonight. Yan, sige. Wag yan, iba na yun eh. Wag yun. Ibang programa yun eh. Kung mapipirata tayo. Sige, ikaw na, Sister Ikang Rika. O, yan, sige, bahala ka na. Paano kaya nagtataka lang ako, Kang, excuse no? Paano niya kaya babanggitin yung Ikang? Ikang! Pangit. Sino, bati ko? Good evening po sa ating lahat. Pinaka-unang babatiin ko po si Jericho Garino. May sakit daw po siya ngayon. Kuha mo naman si Baby Girl. Hindi siya Baby Girl. Tapos po sa mga Group 2 ladies ng Benevolent Dorcas, si Angie, si Heart La Chica, Irish, Velma, Bethel, si Sharon, si Silene, si Jeneline Simon. Tapos po yung mga kaklase ko na nag-watch ngayon, thank you po. Amen. For watching. Amen. Si Hans Villalon, si Jarek Earl, Molly Valdez, Karina Valeriano, si Mary Jo Gayo, si Penhavian Shasnay Sanoy, at Tinaneth Lianto, and John Alimbueta. Thank you po for watching and Merry Christmas po. Yan. Amen. Maganda yan. Ha? Again, young people, ha? Yung mga kaklase nyo, itag nyo sila ng ano, or itag, isendan nyo sila ng link. Di ba? Anong school yan? Ikeng? Die Covenant. Die Covenant! Die Covenant. Sight sa ulo. Nakakahawa. Oo. Okay. All right. So again, I believe young people, we've been a blessing to you, and the program tonight has been a blessing to you. And tandaan nyo, take advantage of your spiritual guidance. Hindi lahat ay meron yan. Kung ikaw ay binayaan ng Panginoon yan, grab it, take the opportunity, huwag nyo sayangin yan, ipamuhay nyo yan. Part 2 po, abangan ninyo ang ating susunod na episode ng ating topic, the advantages of having spiritual guidance next week. And again, team focus, continue to stay alive for God, and focus, nakita niyo naman po yung ating, meron na po pala sir ha,
Bang ano lang nila. Meron na tayong media center. Yeah, Team Focus Media Center. Nakita ko yun. Yeah. Kaya if you, para po sa mga area leader at para sa mga nanonood ngayon, bagaman di kayo member ng Team Focus, but you know someone who is in the age na nasa edad po na nabibilang sa Team Focus, i-add nyo po sila doon and i-present nyo po sila sa mga leaders para sila po ay matulungan natin maging patuloy na maayos na lumago kasama ang Panginoon Jesus Christo. Alright? Alright, maraming salamat po, Brother John Mark po. See you next episode of Staying Alive. And katulad po na sinabi niya, Team Focus, stay alive. And tandaan niyo po, patuloy lang kayong maging malapit sa Panginoon. God bless us all. And stay fit and healthy. We love you all. Tomorrow, do not forget. Merry Christmas. And do not forget tomorrow, yung mga nasa Team Prep, nawawala ako sa iyo, iniimbat ako na nga sila eh. Di, ina-announce ko lang, pinopromote ko, dapat nga may bayad yun eh. Dapat may bayaran nila tayo kasi... Tomorrow night, yeah. Team Preparation! Ikeng! Okay, so, again... Sakit mo. Masakit yung hataw! Alright, so maraming salamat po sa iyong pagsubaybay. Again, we love you all! Merry Christmas! And thank you! God bless you all! God bless you all! Good job!